Magandang umaga, so maganda yung sikat ng araw ngayon. So anong gagawin ko ngayong araw or anong pinagkakabalaan namin during the lockdown? So yung ginagawa namin is nagtatanim kami. So ang gagawin ko ngayong araw is mag-transplant ng pinunla naming eggplant. So kukunin ko lang siya. So, ito yung pinunla naming eggplant. So, ito is yung maliliit na talong. So, nasa 3 weeks or 4 weeks na siya. So, ito. So, ito transplant natin ngayon. So, bakit namin naisipang magtanim ng magtanim? Kasi dati-rate, namamalengke pa kami. So, yung nung during the quarantine, hirap din lumabas yung kasama namin. So, ayun, naisipan namin magtanim ng madaming gulay. So, ngayon, yung mga gulay namin is fresh lahat sa bakuran. So, dito na lang kami pumipitas or dito na lang kami namamalengke. So, isang advantage din ng ginagawa namin is nakapagbenta din kami para dun sa community or para dun sa ibang bahay. So, yung mga bunga tulad ng ampalaya, is nakakabenta na, nabebenta namin dun sa community ng dito sa may lugar namin. So, yung isa naman is yung nagbebenta din kami ng mga seedlings, yung mga talong, okra, kamatis, siling pangsigang, sile. So, yun lang yung mga necessities or something na pwede namin benta. Tapos yung iba is mga seedlings ng prutas tulad ng kalamansi, mangga, mga grafted grapes. So currently yun lang yung nasa aming na punla ng mga fruit bearing trees. So ayun, so simulan na nating mag-transplant ng talong. Ngayon, papasilip ko muna sa inyo yung bakuran ng bahay ngayon. So, currently parang naging gubat siya. So, hindi to siya ganito dati. So, dati is madaming okra dyan. So, tinanggal na namin. So, magpapalit na kami. Next is yung ampalaya namin. So, yung ampalaya namin is binabalot namin ng plastic para hindi tutusokin ng mga fruit fly. So, currently meron pa rin namang natutusok. Or mas maagang natutusok, so hindi namin masyadong nababantayan. So, malaking tulong to kasi hindi kami masyadong gumagamit ng pesticide. So, punta tayo naman dun sa may, eto, bago namin punlang ang palaya. So, sa container lang namin siya ilalagay. So, eto naman ngayon is mga okra. Pare ng bahay. So, yan is yung mga lemon. So, isipin nyo, meron na din siyang bunga. So, yan yung cherry tomato. Ayan. So, mga kalamansi. Yes, ito yung mga talong na binibenta namin. So, mura lang siya. So, 3 for 100. Ito yung sa sili, tapos okra. Ito is kalamansi pa din. So, ito is yung mga talong. So, tinanim lang namin siya sa mga container. So, since wala pa kaming lupa, ayan. So, overall, ito is yung itsura niya. Tapos, mga soft drinks. So, nagdi-deliver din. Ito yung grapes. Sabihin ko muna kung ano yung ginamit namin dun sa pagpupunla namin or yung sa mga customer namin. So, ginamit namin ditong mixture is vermicast, vermicompost, rice hull, tapos kokopit. So, yun lang yung pinaghalo-halo namin. Tapos yung pinagdilig namin is pinagdidilig namin is yung pinaghugasan nung ng bigas. Yan, na-prepare ko na yung paglilipatan natin seedling bag. So, dito mas malaki yung space nila para mag-grow. So,
kung gagawin is ito sa seedling tray, ito. So ang gagawin mo ay ganito. So pisilin mo yung sa seedling tray. So aangat yung mga lupa. Tapos saka mo bunutin. So makikita mo buo pa rin yung sa roots niya. So maganda yan kasi nakakapit yung ugat-ugat. So tapos ilipat mo siya dito sa may seedling bag. Ilipat ko na lang muna lahat. Then, ayun, tapos na tayo mga kaibigan. So, ayan, tapos na akong mag-transplant ng mga talong. So, disclaimer lang po ha, hindi po ako eksperto sa pagtatanim. So, hobby-hobby lang po to. So, ayun. So, yung page na lang ililink ko yung sa description. Salamat!